So, hi guys! So, welcome back again to this channel. Yes. Yan na ulit ako nakabalik and yan na ako ulit nakaisip ng content. And kitang-kita nyo naman siguro na white yung background natin kasi nga meron na akong best editing app na nahanap. So, ito nga pag-usapan natin sa video na ito kung worth it pa bang gamitin itong Samsung Galaxy J2 Prime in this year 2022. Ayun. Ngayon ko lang ulit ito ginawa kasi matagal na ako nagpa-vlog about sa ganitong content pero nga kasi na-stop simula yung nasira yung iPhone 6 Plus sa dati kong ginagamit. So, bigla ko naisip, sabi ko kanina umaga, nakakagawa ko ng TikTok videos, sa kakagawa din ako ng mga YouTube shorts na pinapalitan yung background. Sabi ko, bakit hindi natin subukan dito sa channel na ito? Last ko ito na nabuksan, kung makikita nyo, 1 month ago, yun yung upload ko yung about sa LTE SIM card. Pero ito medyo iba tong content na ito kasi nga unang-una white yung background natin. Ayun. Yan pag-uusapan natin na pa ulit-ulit kung worth it pa mang gamitin itong Samsung Galaxy J2 Prime na to. Nabili ko itong Samsung Galaxy J2 Prime na to sa halagang 1,700 sa Lazada. Second hand siya and nirenovate ko na lang. Kasi syempre pag second hand, automatic marami scratches, marami ding dents. Pero since marunong naman ako mag-repair, kita nyo naman sa mga old videos ko, bumibili na lang ako ng middle frame, umu-order na lang ako ng yung mga kailangan na parts, ganun, para dito. So ito, naisip ko nga, sabi ko, why not gawin ko ng content? Kasi ito nga, nakapag-video na naman ako, sabi ko, bakit hindi ko gawin ng content? O nga pala ito, Samsung Galaxy J2 Prime Gold. Gold siya dati, pero nabasag ko, and walang stock ng front panel, kaya umorder na lang ako ng color black, basta lang magamit siya. Pero gold to, ayan, Samsung Galaxy Gold J2 Prime. Unang-una sa lahat, itong cellphone na to, marami siyang pros and cons. Unang-una sa pros, updated siya. Supported siya hanggang Android 7.0 Nougat na sobrang latest pa din. Pero hindi ko na in-update, nag-stick na lang ako sa 6.0 Marshmallow kasi unang-una, maliit ang storage. Oo pala, ang pinaka na-encounter ko dito na pinakamalaking problema, bukod sa lahat, wala na ako nakita eh. Ang pinaka nakita ko lang na main problem nito, yung storage talaga. Lalo na pag gamer ka o heavy user katulad ko kasi edit ako ng edit ng mga video, hindi talaga pwede. Kasi nasubukan ko na ito eh, kahit meron ako memory card na 8GB, talagang hindi ako maka-edit ng video, kaya talaga yung simula yung dumating to talaga na stop din yung vlogging ano ko, yung ginagawa ko sa YouTube. So ito, pagkarating naman sa camera performance, ayun, pagkarating sa camera performance, okay naman yung camera. And meron din siyang wide angle na ano, parang supported sa lahat. Para siyang, alam niyo, latest sa Samsung Galaxy, ganon. Yung kaya makipagsabay sa Samsung Galaxy Note 4 pataas, ganon. Ganon ang level ng camera niya. And meron din siyang video stabilization, ha. Yung kapag nagbi-video ka, kahit sobrang shaky ng, alimbawa, nasa tricycle ka, ganun. Pag nagbi-video ka, meron siyang video stabilization na parang hindi gumagalaw. Di ba ang lakas maka-iPhone yun? Parang iPhone na din ang style. Nga pala, tawag dito. Pagkarating naman sa audio quality naman, sobrang bass ng tunog, sobrang ganda ng tunog. Wala ka masabi sa tunog. And kung makikita, ipapakita ko dito yung about device. Wait lang. Ayan, software info. Kung makikita nyo, kita nyo ba? Naka-Android, maglalagay na lang ako ng screenshot. Ayan, may kita yung Android 6.0 Marshmallow. Ayan, 6.0.1 Marshmallow. O nga pala, maraming variant ang Samsung Galaxy J2 Prime. Unang-una na dyan yung Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Kapag sinabing Samsung Galaxy Grand Prime Plus, automatic J2 Prime yon. Pero kapag sinabing Samsung Galaxy Grand Prime lang, walang Plus, meaning yon Grand Prime lang talaga. Kasi merong dalawang face itong cellphone na ito. Unang-una yung Samsung Galaxy Grand Prime na walang flash sa front. Kasi ang Samsung Galaxy J2 Prime, kung makikita nyo, ito yung updated version ng Samsung Galaxy J2 2015. Pero yung J2 Prime kasi meron siyang front na flash. Yung kapag nagsiselfie ka, umiilaw. Ang Samsung Galaxy Grand Prime, wala. O nga pala, pagtatanong nyo ako, paano nga ba masasabi ko Samsung Galaxy Grand Prime lang ba yon o J2 Prime? Unang-una, kapag makinis yung likod, ito, yung wala siyang square-square sa likod, parang smooth lang, ganun. Automatic Samsung Galaxy Grand Prime yon, na nirelease nung way back 2015, yon. Pero kapag yung back ng cellphone is, yung parang may puzzle, yung parang may square-square na kapag hinawakan yung magaspang, automatic Samsung Galaxy J2 Prime yon. O nga pala, better close look pala. Kung makikita nyo, mag-insert ako ng ilang mga photo. Ang Samsung Galaxy J2 Prime at Grand Prime Plus ay parehong-pareho talaga. Wala silang pinagkaiba. Oo, parang iisa lang siya. Pero ang kaiba lang kasi ang Grand Prime Plus nirelease sa Abu Dhabi, nirelease sa bansa ng Iran. Yan. Grand Prime Plus ang tawag doon. Pero J2 Prime pa din yon.
Pero ang J2 Prime kasi parang nirelease lang sa ilang mga bansa eh. Yung pangalan ng Samsung Galaxy J2 Prime, isa na dito sa Pilipinas. So, J2 Prime ang tawag. Sa gaming performance naman, itong phone na to, experience ko hindi siya naglalag. Since Candy Crush lang naman ang nilalaro ko. Pero hindi ko lang alam kapag sa heavy user na game ko naglalag. Marami akong mga klase na ganito din yung dating cellphone and wala naman silang problema sa speed and performance ng phone. Hindi ko lang sure. Ayun. O nga pala, kung titatanong nyo ako, Samsung Galaxy J2 Prime, meron ding dalawang variant. Ingat-ingat sa pagpili. Yung Samsung Galaxy J2 Prime ginawa ng dual SIM at single SIM. Pero itong hawak ko ngayon, dual SIM to. Oo. Pero ingat-ingat din kasi minsan, kapag halimbawa kung single SIM lang yung J2 Prime nyo at pinalitan na ng front panel tulad nito, pwedeng-pwedeng umorder kasi na may duos dito. Meaning, kahit single SIM yung phone mo, may nakasulat na duos sa harapan. Basta ganon. Ano pa ba? Sa web browsing naman, wala akong nakitang problema. Sa Facebook, wala din ako nakitang problema. Sobrang bilis. Kahit sa Instagram talaga, ang bilis. Pero kasi nga, kapag na-experience kasi yung paggamit ko dito, yung ito lang yung phone ko noon, installed and delete ang ano ko, ang gawain ko. Kasi halimbawa, kailangan ko mag-edit ng video. Kailangan ko mag-delete ng isang app para makadownload ako ng video editing app. Ganun ka ano ang J2 Prime. You know, yun lang yung nakita ko na ano eh, performance na. Tsaka isa pa, battery performance. Sobrang tagal yung malobat. 3 days kahit naglalaro ako, kahit nag-YouTube ako, 3 days talaga yung tagal ng battery. Hindi ko nasubukan magdala ng power bank habang ginagamit ko tong cellphone na to. Ganun katagal yung ano niya, performance. And ano pa ba dito? Ang pinaka ano pala dito, pinaka gusto ko dito, sa yung Samsung Galaxy Notes. Meron siyang Samsung Notes na naka-built-in na sa phone na supposed to be nasa ano lang siya, nasa Samsung Galaxy Note na phones. Meron din dito sa Samsung Galaxy J2 Prime na pwede mong isync sa lahat ng Samsung device na meron ka. Meaning, halimbawa, kapag nakakonect ko sa account mo at yung mga notes, halimbawa, nag-notes ako sa school, nag-notes ako kung saan-saan, at nakasync siya, at meron pa akong isang Samsung device, mapupunta lahat yung notes doon, makukopya. Ganun ka, ano, ang J2 Prime. Yun ang, doon din ako natuwa eh. Oo. And, napansin ko na sa gallery, meron siyang lock. Ayun, sa lahat naman ng Samsung devices na nasa Android 7.0 Nougat na meron na siyang yung gallery lock. Pwede ka mag-hide ng mga photos mo, lalagyan mo na siyang password, and ayun na. Kaya tatanong niyo ako, pagkarating sa security, ang supported lang niya is pin code, pattern, yun lang. Wala siyang face ID, wala din siyang fingerprint sensor. Kung hindi ako nagkakamali, way back 2017, nirelease tong cellphone na to ng 5,999 worldwide. Ay, hindi pala worldwide. Dito lang sa Pilipinas, 5,999 SRP yung presyo nitong phone na to. Pero nabili ko lang to sa online ng 1,700 kasama ng shipping fee. Oo. And wala ko nakitang problema. Ang pinaka ano kasi the main focus kasi pag bibili ka ng second hand, wala siyang charger na kasama. So, syempre gagamit ka ng parang mga separate charger, yung mga alternative charger. Ang na-experience ko sa paggamit ng charger, nakagamit ako ng adapter at cord na sira pala. Akala ko may problema siya sa charging port, pero wala naman pala siyang problema. Ayun. O nga pala, ito pa ng cellphone na ito, itatanong niyo ako, hindi siya katulad ng ibang mga Samsung na Super AMOLED display. Meaning, LCD lang yung ginamit sa cellphone na ito. So, kapag tinagilid niyo na ganyan, no, makikita niyo yan, pag tinagilid niyo, nagko-color invert yung kulay ng display. Meaning kasi noon, hindi high quality yung LCD, or I mean, hindi siya katulad ng mga Super AMOLED na nagiging yellowish over time. Pero para naman sa akin naman, ano naman yon, parang benefit din naman sa akin kasi marunong akong gumawa ng cellphone. Kapag pala LCD lang ang ginamit sa cellphone mo, katulad nitong Samsung Galaxy J2 Prime ha, at nabasag ko yung pinaka front glass, pwedeng-pwede kong i-replace ng front glass lang nang hindi ko kinakailangan paghiwalayin yung LCD at yung panel. Di ba ang ganda nun? Ano sa akin yun? Benefit sa akin yun na marunong gumawa. Panigurado sa ibang marunong din gumawa dyan. Benefit talaga sa Samsung Galaxy J2 Prime, panigurado. Kasi nga, unang-una sa lahat, hindi mo kailangan mag-ano eh. Hindi mo kailangan paghiwalayin. And, o nga pala, nabasag to. Ang nagastos ko dito, 170 ng kasama na shipping fee. Isa din yun sa benefit talaga na marunong gumawa. So, yun. So, yun nga lang yung better look nitong Samsung Galaxy J2 Prime. So, for more videos like this, of course, just subscribe on this channel. Follow nyo ako sa Instagram at @_D_J or @DJ. Follow nyo din ako sa Twitter at @D_J @DJ. And pwede nyo rin ako hanapin sa Twitter. Just type dot dot
period. Yun lang. Yun ang username ko sa Twitter. Wala akong Facebook page. Wala din ako Facebook. Yun akong hanapin sa Facebook. Oo. Hindi ako nag-Facebook. So yun guys. So thank you so much for watching this video. So stay tuned for more videos like this.